Magandang araw mga kapitek. Ako po si Sir Willie, ang inyong lead trainer para sa NCash Review. At narito na naman po ang isang episode ng ating review na tiyak ay marami po kayong matututunan. Good luck po sa inyong lahat na mga future school principals. Magandang araw mga kapitek. Narito na naman tayo sa isang video para sa inyong review in preparation for the NCash 2024. Nasa session number 14 na po tayo mga kapitek. Kaya kung ngayon ka pa lang nakapanood ng aming video, ay pwede mong balikan, explore ang ating YouTube channel, NCash Review by PTech, at para nang makita mo po kung alin pa yung mga videos na po pwedeng makatulong sa inyo in preparation for the NCash 2024. Dito sa video na to, pag-usapan natin ay ang guidelines on recruitment, selection, and appointment in the Department of Education under DepEd Order Number 7 Series of 2023. We will be providing some review questions that are relevant under the DepEd Order Number 7 Series of 2023. And at the same time, we're going to fully discuss, no, yung mga salient provisions niya, at iha-highlight ko natin mga kapitek kung ano yung particular role or roles that are to be played by the school head under this DepEd order. Tandaan natin mga kapitek na under domain number 1 ay importante na alam natin lahat ng mga legal basis ng iba't ibang mga actions, no, na kailangan nating bigyan ng desisyon sa pamamahalan ng ating mga eskwelahan. Kaya nga nakalagay doon na kailangan ay alamin natin ang mga legal basis or the relevant DepEd orders that are governing the school operations. Kasama na po dyan ang ating recruitment, selection, and appointment. Okay? Kaya nga salient provisions po ang i-cover natin mamaya mga kapitek. Umpisa natin sa ating question number 1. The Civil Service Commission, as the central personnel agency of the Philippine government, issued the MC No. 14 Series of 2018 governing the preparation, submission of, and actions to be taken on appointments and other human resource movements, commonly known as the ORA-ORA, which stands for GO. All right. Ang sagot po natin, ang ibig sabihin ng ating ORA-ORA ay letter A, no? The ORA-ORA means Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions. Okay? So it was released or it was finalized in 2017, but it was finally released in 2018 under CSCMC number 14. Okay? So again, the memorandum circular na ipinapalabas ng ating civil service ay para din siyang DepEd order sa atin in our context, at ito ay sinusundan ng ating ahensya bilang parte ng serbisyo sibil na tinatawag natin. Alright? ORA-ORA means Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions. Question number 2. The following are the DepEd principles in the process of recruitment, selection, and placement of personnel to positions in the organization except merit, competence, fitness, accountability, transparency, and or equal opportunity. Correct answer? Oh, I'm sorry mga kapitek, ano, hindi pala exempt yan, but just would like to highlight na ang lahat ng iyan ay mga principles, no, ng ating DepEd guidelines referring to the process of recruitment, selection, and placement. So hindi dapat sa placement, no? Alin ba dapat dyan? Which of the different principles are to be included? Okay, so pakialis yung exempt dyan para hindi tayo malito. So bakit letter D ang tamang sagot? Kasi lahat po yan mga kapitek ay mga principles. Merit, competence, fitness, accountability, transparency, and equal opportunity.
Dati, noong tinitignan natin, bago yung ma-release yung ora-ora na yun, ay hindi po kasama yung ibang mga principles dyan. Kagaya po ng tinatawag natin na equal opportunity. Ngayon ay nadagdag na itong equal opportunity na ito na may kinalaman sa non-discriminatory practices ng ating ahensya in order to continue with the recruitment, selection, and placement. Just to give you the briefer and mas malalim na diskusyon, pag sinabi po natin na merit, it refers to the necessary qualifications and competencies to perform the duties and responsibilities of the position to be filled. Previously, ito yung hina-highlight natin, M and C, merit and competence. Kailangan ang aplikante ay may necessary qualifications at competencies para gawin yung isang trabaho na bakante. Competence naman refers to the ability to perform the task efficiently and effectively by exhibiting the necessary behaviors that demonstrate the knowledge, the necessary knowledge, skills, and the attitude. So, medyo mas malalim ng konti compared mo kay merit. Merit refers to the basic necessary qualifications. Yung competence, you go higher than that. It means the person, based on exhibiting behaviors, nagbibigay ng inclination na kaya niyang magawa yung trabaho na yon with the presence of the necessary knowledge, skills, and the attitude. So dati MNC lang ang naka-highlight. But in this particular case, nabigyan na rin ng iba pang mga guiding principles kaya na binabanggit ko kanina, yung equal opportunity principle. Accountability naman refers to the obligation of the DepEd officials and employees to accept the responsibility for the selection of employees in adherence to the basic principles, explain, clarify, and justify human resource actions, and disclose the necessary results in a transparent manner and be responsible for one's actions. Mga kapitek, in the division level, you have to take note that it's our superintendent was the power to appoint. Okay? Siya yung appointing authority. But it doesn't follow na pagdating sa mga teaching personnel, siya din yung disciplining authority. Siya yung appointing authority, but it doesn't follow that the superintendent is the disciplining authority. But in terms of appointment, we refer to the superintendent as the appointing authority in the division. No? Iba din naman kasi pag the region is a regional director at kapag sa central it's the secretary, no? Yun yung mga appointing authority na tinatawag natin. But prior to the appointment, dumadaan muna yung proseso ng selection gamit po yung HRMPSP or the Personnel Selection Board, Human Resource Management Personnel Selection Board, which is being chaired, no, by the Assistant Schools Division Superintendent. In most cases, okay? Siya po yung nagiging chairman ng HRMPSB at sila yung tumatanggap ng obligasyon, no, para doon sa proseso ng selection ng mga empleyado in adherence to the basic principles na nabanggit na nga natin, merit, competence, fitness, ganyan. And other functions that are related to the different HR or the human resource actions, okay? Question number 3, which of the following refers to the verification of an applicant's credentials, behavior, and previous performance by validating the information and records declared by the applicant in their PDS or the personal data sheet? Behavioral events in interview, background investigation, character investigation, or credit investigation? Go! Our correct answer is letter B, no, yung tinatawag po natin ito na background investigation. Ito po ay nakabilang specifically, ito ay stated under the DepEd Order Number 7, Series of 2023. Question number 4, who among the following applicants is considered a bona fide or bona fide resident of Barangay San Carlos? A, applicant who is a resident of Barangay for 8 months as is indicated in her barangay clearance. B, applicant B, who is a resident of Barangay San Carlos for 3 months as evidenced by his voter's ID.
C, applicant C is a resident of Barangay San Carlos for 5 months based on his barangay certification. Or D, applicant D who is a resident of Barangay San Carlos for more than 6 months. Go! Mga kapitek, lagi nating naririnig yung term na bona fide or the bona fide bona fide resident, no? Pag sinabi natin na bona fide, we refer to the person who have lived, no, within the barangay for a minimum or at least 6 months, provided that there is a particular document that will prove that. So, ang nag-qualify para doon sa statement na yon ay ang letter A. A, kasi applicant A who is a resident of Barangay San Carlos for 8 months at ito ay pinatotohanan gamit ang isang barangay clearance. Ayon sa DepEd order ay pwede rin namang patotohanan ng iba pang mga dokumento, but of course hindi po naka-specify doon. Ano po? Hindi po nakalagay diyan, mga kapitek, yung kung babasahin natin yung DepEd order na yan, sabi lang niya doon as there may be an evidence that will prove that. Okay? So, pwedeng ito ay i-resolve na ng HRMPSB, for example, for the details on the different documents that will prove kung sino nga ba or paano mapatotohanan yung kanyang pagiging residente ng isang barangay. Okay? Yung isa ay 3 months, yung isa ay 5 months, yung isa ay 6 months. Then, however, in the 6 months, hindi naman nakalagay kung anong dokumento ang nire-refer niya. Hindi po kagaya ng letter A na 8 months po yan. Okay? Question number 5. Applicant C, who is proud member of the LGBTQ community, is confident that there will be non-discrimination of any applicant based on age, sex, or sexual orientation. What hiring principle is being described? Fitness, merit, competence, or equal opportunity? Correct answer? Letter D. Equal opportunity. Mga kapitek, ang tawag po natin dito ay EOP, no? Or the Equal Opportunity Principle. Ang Equal Opportunity Principle, ito ay nagbabanggit na hindi po pasihan ang edad, ang kasarian, or ang sexual orientation, or any form of discrimination na pwedeng magbigay ng disadvantage sa isang individual who is applying for a particular position. So, hindi po pwede yun. Kaya nga meron siyang EOP. Even yung mga may special physical conditions, okay? Ay hindi po siya nagiging basehan o hindi po siya nagiging dahilan para ang isang individual ay ma-decline ang kanyang particular application. All right? Question number 6. What principle is involved in ensuring that the competencies of an individual will match the competency requirements of a position? Merit, fitness, competence, or accountability? Go. Correct answer? Fitness. Fitness refers to the matching of the competency ng isang aplikante doon sa necessary na position. Kaya nga tinitingnan po natin 'yan, it's the principle that relates to the ability of the system to select, no, the necessary applicant, no, that is really qualified for the position. Okay? I can still remember, no, one of the things that were mentioned in one of the trainings that I have attended to ay nabanggit nila yung parang AI type na AI type na system that would allow, no, for the qualification or the selection of the most qualified applicant, no? But I'm not very particular with that. Nabanggit lang yan. I think that would be a very good move in terms of getting really the ones that is very fitting for the position kung sino man yung mga aplikantin naka apply. Okay? Number 7. The minimum requirements for a position or positions in the government service in terms of qualifications in education, training, experience, eligibility, and competency is known as blank. Qualification description, qualification standards, qualification criteria, or position standards. Go. Correct answer. Letter B,
QS or the qualification standards. Keyword po natin dito ay yung qualification, no? Ito yung keyword natin. Basic, no, terms of qualification in education. Kaya ang sagot po natin dito ay qualification standards. Question 8. The following statements are in accordance with the provisions of RA 7041 or 7041, an act requiring regular publications of existing vacant positions in the government, except, okay, correct answer. Alin dyan ang hindi tama according to RA 7041? Your answer is, tingnan mo ka kung tumama ka. It's letter D. Posting period shall be for at least 10 working days. Tama po ang sinasabi ng RA 741 nung binanggit niya na ito, lahat ng mga vacant positions ay kailangan nakapublish in the CSC website. Okay? Vacant positions shall be posted in at least 3 conspicuous places within the division. Dapat nakaposte yan in 3 conspicuous places. And it shall be posted for at least a minimum of 10 calendar days. Hindi po siya 10 working days. Kaya nga ang correct answer natin dito ay letter D, except yan. So hindi yan provision ng RA 741. Question 9. In relation to the comparative assessment result, what is the correct formula in determining and highlighting the total number of top-ranking candidates in the comparative assessment result or comparative assessment result registry of qualified applicants? Go. Correct answer is letter A. Yan po yung tamang formula. Total number of top-ranking candidates shall be equivalent to the number of vacant items times 5. Okay? Ibig sabihin po nun, hindi po times 3, times 2, or times 4. Ang implication po nito, ang ibig sabihin niyan ay yung top 5 ang pwedeng pagpilian ng appointing authority. So, kung nag-a-apply kayo at iisa lang ang bakante, at for example ay 10 kayo na aplikante, ibig sabihin nun, yung top 5 lang ang pwedeng pagpilian. Hindi po pwede na pumili beyond rank number 5 for the reason na naka-stipulate na po yan sa ating DepEd order. Okay? Hindi rin po pwede or po pwede rin naman na i-challenge yung decision. Halimbawa lang, bakit hindi pinili ang rank number 1? Bakit kinuha ang number 5 in extreme cases? Okay? Bakit hindi kinuha si 1 pero kinuha si 4? Bakit kinuha si 3 pero hindi kinuha si 1? Bakit si 2 pero hindi si 1? Okay? And tandaan po natin mga kapitek, ito ang nakalagay mismo in the DepEd order na ang top ranking candidates, ang pagpipilian ng appointing authority para sa pag-fill up noong position na ina-applyan. Alright? So, ayon sa ating Supreme Court, no? Binigyan na po ng yung discretionary powers na ibinigay sa ating mga appointing officers ito ay kumbaga in-uphold ng ating Korte Suprema na ang desisyon ng appointment or pagpili ng sino ang kwalipikado at ilagay sa pwesto ay nasa wisdom po yan ng superintendent or ng ating mga appointing authorities. Mangilan-ilan pong mga kaso ang nag-challenge niyan. I-challenge nila yung discretionary power ng ating mga appointing authority at umabot nga sa Supreme Court. Hindi po sila nagwagi doon, no? Inapog ng Korte Suprema at sinasabi niya na it's the wisdom of the appointing authority that should be followed in that particular case. So dito nililimit na lang siya into top 5. Kung dalawang bakante, yung 10 ang pwedeng pagpilian. Kung tatlong bakante, yung top 15 ang pwedeng pagpilian. All right? Malinaw ito ha mga kapitek, punta tayo sa question number 10. In the hiring of T1 positions or teacher 1 positions, what is the maximum points possible given to
the classroom observation or the demonstration teaching. Yung mga aplikante diyan kapag nag-hire undergo ng process ng selection, ano ang o ilan ang points na ibinibigay sa demo teaching? Go. Correct answer? Letter B, 35 points, no? So, malaki-laki po ang puntos na yan na ngayon dahil ito ngayon ang nagiging, at ginagamit na yung mga classroom observation tool po natin in the DepEd. Ito yung ginagamit po natin na tool, no? Para malaman kung sino ba yung may pinakamagandang performance base sa kanyang demonstration. Alright? 35 points right away ang ibinibigay po dyan. Later on, as we go along with our full discussion of the DepEd order, i-highlight lang po natin ang mga importanteng provision na kung saan importanteng malaman ito ng isang school head. Okay? But of course, the details ay pwede nyo nang basahin. I-highlight lang po natin ang mga importante. Well, let's start mga kapitek in our full discussion. Ayan. Ito ay DepEd Order Number 7, Series of 2023. All right, guidelines on the recruitment, selection, and appointment in the Department of Education. In this particular case, mga kapitek, there are four important criteria na ibinigay. Una, criteria in terms of the hiring of T1. Pangalawa, criteria and point system for the hiring and the promotion of the school administration. Ng pangatlo, criteria and point system for the hiring and promotion for related teaching positions, and criteria and point system for the hiring and promotion to non-teaching positions. Okay? Hindi po kasama dyan ang next guidelines. So particularly for those who are yung mga nag-aspire for the next rank or yung qualification to the MT, for example, from T3 to MT, hindi po nakalagay because according to this step and order, ay ginagamit pa rin yung mga dating mga provisions or mga existing na mga regulations, no, related to that. So, iyan lang po ang ibinibigay ng ating step and order number 7 series of 2023. Alright? As I have said, we are just going to highlight mga important provisions. In terms of the rationale, binabanggit lang po dito yung iba't ibang mga references kung saan siya nagmula. Primarily, ito ay ginamit yung term natin about ora-ora. Okay? So nabanggit diyan as one of the important terms, no? And dire-refer po natin. All right? What else? Yun pong ating mga terms later on, makikita natin, ano? So, we have behavioral events interview. Nabanggit po natin ito in one of the choices of the questions. It refers to the conduct of direct inquiry, no? With the applicants focusing on the display of the particular behavior, no? And different conditions, no? That can be used to validate, no? If the behaviors are present. No, among the applicant or for a particular applicant na iha-hired ba o hindi. Alright? So, nabanggit din dito yung term na accountability. Actually, accountability is one of the principles of that process. Okay? And then, nandiyan din yung background investigation referring to the verification of the credentials. Okay? As one of the questions po natin kanina. Meron tayong comparative assessment result or the CAR. Huwag na po kakalimutan yan kasi nandyan po yung pinaka-summary, no, ng lahat ng mga points that were gathered or validated by the PSP. Alright? Comparative assessment refers to the procedure or the method of determining the top candidates. No, we refer to the top candidates. Again, yung top candidate natin ay hina-highlight natin yung top 5 ranking candidates based on the total score obtained from the evaluative assessment. Bakit importante yan mga kapitek? Kasi yan yung forward papunta sa ating mga appointing authority kung sila ba ay pipili sa 1, sa 2, or hanggang sa 5. And the wisdom is within the superintendent or the appointing authority's power. Okay?
Next. So meron tayong mga ano, may totally na bago mga kapitek ha, yung proseso ng ating hiring, kasi unang-una ay nagbago yung mga point system, no? Meron na tayo ngayong ginagamit ng mga increments table, especially for the different positions na nire-refer natin. Makikita natin yung sample later on. That would allow you, no, to look into how the increment table or the increments table will be used. In the definition, nandyan din po yung definition ni merit, kung sino ba yung next in rank, no? Sino ba yung mga tinatawag natin na non-teaching personnel. Ayan. So may mga terms na rin po dito that would give you, no, better grasp of the different parlance, no, na makikita ninyo mamaya. Next. Again, as preliminary part pa lang yan ha, mga kapitek. Yan. So dito, umpisa natin yung publication. Gumamit lang po tayo ng I Love PDF, no? So hindi na po natin masyadong nito. But the I Love PDF will be giving you, no, an outright conversion of a PDF file into a slide deck. But there are times na kagaya nito may mga typo errors na hindi po maganda yung pagka-code niya. So in this particular slide part, no, meron po tayong nababanggit dito na yung RA 7041, otherwise known as the act, no, requiring the regular publication of existing vacant positions in the government. So ito yung publication law. We call them briefly as the publication law. Ito yung nagsasabi na lahat ng mga position ay kailangan na nakapost sa website ni CSC. Dapat nakapost ito in at least 3 conspicuous places, at ito ay nakapost for a minimum of 10 calendar days. Hindi po siya minimum, hindi po siya working days, but a minimum of 10 calendar days. Okay? Next, in terms of the specific provisions, no, in of the this step and order, okay, nakalagay po dyan that the school's division office shall be allowed to announce a call for applications prior to the actual vacancy or creation of the teaching position and official publication of the said position. This is in accordance with the 1-year validity of the comparative assessment results of the RQA. Again, ang RQA, kapag T1 position ay isang taon ang kanyang validity. So hanggat hindi natatapos yung 1-year validity niya, valid pa rin ito at pwede pa rin kumuha ng mga aplikante based doon po sa result. But beyond that, mag-expire na po after a year, so hindi na siya po pwedeng gamitin. But rather, kailangan mo nang gumawa ulit ng panibagong RQA, ang HRM PSP. Okay? So yes, totoo yun, baka naisip ninyo na anong kinalaman ni school head dyan. Malinaw naman sa RA 9155 mga kapitek na recommending staffing pattern po tayo. We are not the hiring official, we're not the hiring authority, but we can definitely recommend what particular need do we have, no, in the school, so that also the appointing authority may be guided as to what a particular teacher qualification or qualifications will have to be considered in bringing or appointing the teacher na mapupunta po sa isang school. Okay? So hindi po bumabangga yan kay RA 9155, but rather it will complement with RA 9155. Okay? Of course, nandun yung mga different documents that are supposed to be provided by the applicant. In terms of ano, nandiyan na yung mga the letter of intent, the PDS and so on, but I will not going to deal with that because basic naman po yun na kailangan na alam natin within the bounds ng pagiging school head. Okay? So, ano pa ba yung mga importante na provisions natin dito? The call for the publication, okay na yan, dahil nakalagay na po yan doon sa CSC website at nakapost naman na yan.
tumatanggap pa rin naman ang eskwelahan ng mga different applications. Binago ba yon mga kapitek? Hindi naman. Wala namang binanggit dito na sa division lang mag-apply, but rather it can be submitted to the school for whatever applications, no? And then fino-forward naman natin ito in the division office. But unlike before na nagkakaroon pa rin ng comparative na or nagkakaroon pa rin ng initial evaluation within the school level, wala na pong binanggit dito mga kapitek na trabaho ng school, but rather just to receive and forward the same into the division office. And sino ang kakanan yan? Sino ang gagawa ng necessary evaluation dyan? It is the HRM PSB. Now, the HRM PSB chaired by the, in the case of the division, chaired by the Assistant School Division Superintendent can call for other necessary personnel in the field that can be part of the HRM PSB. Pero dahil nga, ano yan, depende yan ano, sa kung ano yung nakalagay sa prime HRM processes ng iba't ibang mga divisions. Kasi di-require naman sila dyan in order to connect or in conjunction with the ORA-ORA. Okay? Ayan. Next. Yan. In the appointment, again, kapag katapos na yung ating comparative assessment result, the appointing officer shall be guided by the report of the HRM PSB SCAR or the CAR or Registry of the Qualified Applicants. And in the exercise of sound discretion, ayan na nakalagay, select insofar as practicable the candidate deemed most qualified for appointment from among the top 5 or less, depending on the number of candidates unless otherwise provided by law. Ha? So malinaw po yan, 5 lang ha ang pagpipilian. Kaya wala din namang question kapag halimbawa mga kapitik ang pinili ay number 5, kagaya ng number ito kanina, nasa sound discretion na po yan, no? Ng ating appointing authority. Alright? Next. Merit and fitness is provided for the 1987 Philippine Constitution. Sabi niya, appointment may be valid when the candidates belonging to the top 5 or top ranking candidates do not possess the necessary learning area specialization, okay, required by the position to be filled, or the candidates belonging to the top 5 or top ranking candidates who possess necessary learning area specialization required by the position to be have filled have already been appointed and there are still vacant positions to be filled. Okay, mga terms lang yan that are also related to the localization law. In the localization law, no, nakalagay naman po dito mga kapitek that ang localization grants priority in the appointment or assignment of teachers to the public elementary or secondary schools to bona fide residents of the barangay. Okay? In that order where the school is located. So ano ba yung binabanggit ko? So dapat ang bona fide na resident ay nabanggit doon sa ating unang mga slides na 6 months, no, minimum na pagtira doon sa particular na lugar, no? Yun po yung ating ginagamit, no, under the localization law. All right? So ngayon may kapag may appointment na announce or na tapos na, ito ay ginagawa ng notice of appointment or kaya nga ito ay na ipoposte at nakikita ng lahat na among the different applicants siya yung napili, no, out of those who were interviewed. All right, so again, malaking role ang piniplay ng ating HRM PSB all in all for the reason that their recommendation via the comparative assessment result or the comparative assessment result RQA will be the basis for the appointing authority to determine kung sino ang ilalagay niya doon sa position. Alright? Mga kapitek, sample po natin, no? Isample natin yung isang annex para makita lang po natin yung example at magamit. Kasi consistent naman po yan in terms of the increment na binabanggit po natin. Okay?
So, gamitin natin yung criteria and the point system, no, for the hiring of T1 positions. For those who are applying, meron po tayong mga, ito yung mga criteria na ginagamit natin. Please take note of this kasi this might also be crucial in your review. Ang education ay binibigyan na ngayon ng 10 points. Training ay 10 points. Experience po ay another 10. Let rating another 10. The PPST COI or Classroom Observable Indicators. Say hi. Meron tayong 35 points. Ito yung demonstration. And then meron tayong teacher reflection for another 25 points. Right? So medyo malaki-laki yan ha, mga kapitek, na point system natin. Ibig sabihin, naging ang rational nito is that binibigyan ngayon ng opportunity, no, yung ating mga aplikante to be able to show up what they really got, no, in the ranking, para nang sa ganun ay kung sino talaga yung pinakamagaling and sino talaga yung may kakayanan, no, na maipakita or makapagturo ng very effectively in that manner, ay siyang pwedeng i-appoint in the position. Kaya nga 60 points kagad yan eh. Demo pa lang at saka yung reflection, you already have a minimum of 60 points. And the other 40 points ay mga non-negotiable na yan kasi tapos mo naman yan eh. May education ka na, may training ka na, experience and the lettering. Alright? So, as I've said, isa sample po natin mga kapitek. Ito yung increments table. Kung hindi nyo man ito mabasa, you can refer to ano, you can refer to the DepEd order, no? Gusto ko lang na i-point out yung ating increments table. Kasi mga kapitek, meron siyang mga different levels diyan, no? The different levels will tell you kung anong particular position yung ina-applyan, halimbawa. So that was for education, another one is for the training. Okay, and then this one is for the experience. So lahat yan may increment table po na ginagamit po natin. So ano ba yung importansya nitong increment na yan? So you will see mga kapitek na in the increment guidelines, sabi niya diyan that the points for the Ayan. Okay, tingnan natin ng kuan para masigurado po tayo. We're talking about what do you call that? Yung teacher one, no? We talk about the teacher one position. Okay. Again, for the teacher one, ay meron kang education increments, and then you also have another increment for training and for that of the experience. All right. Yeah. Usually, kapag application for the tingnan natin ha. Yeah. Rubrics for the computation of points for education, training, and for the experience. Wait lang mga kapitek, titingnan natin mabuti para hindi tayo magkamali. Ayan. Again, the rubrics for the computations of the point system for education, training, and for the experience. All right. Let's move on now with the sample. Halimbawa po, yung weight allocation niya, ito yun ay meron kang education, 10 points po yan. Ang training po ay 10 points. At ang experience po niya ay another 10 points. Kapag ka ang isang aplikante ay nakakuha po ng 10 or more increments, we talk about the increments, yun ay makukuha niya yung maximum points for education. Ganon din po kay training, dapat 10 or more increments ang kanyang makukuha. At sa experience, ganon din, 10 or more increments din.
8 to 9 increments ay 8 points. Ito yun ha, 8 points yung makukuha niya in here. Kapag 8.9, 8 to 9. Kapag 6 to 7 po ay 6 points. Kapag 4 to 5 naman ay 4. At kapag 2 to 3 increments naman ay 2. Okay. Gamitin natin yung example na to, yung illustrative example natin. Teacher 1, secondary SG11. Teacher 1 ang vacant na position. Okay? Ang qualification standard po niya ay kailangan Bachelor of Secondary Education or bachelor's degree plus 18 professional units. So wala namang training na nire-require, walang experience na nire-require. Okay? Walang training at walang experience na nire-require. So tingnan natin. Ang date ng assessment ng open ranking system ay September 20, 2022. Based on the minimum QS of the position to be filled, the HRMPSB shall determine the baseline level for computing the points for ETE, education, training, and experience. Okay? So in this particular case, base dun sa table na nakita natin, yung education po niya ay Bachelor of Secondary Education. At kapag Bachelor of Secondary Education, wala naman siyang nire-require na master's degree, siya po ay nasa level 6. Okay? Level 6 siya based on table 2.8. Yung kanina, no? Hindi ko lang ibalik, mga kapitid, kasi nagre-record po ito. Hindi siya bumabalik kapag, ano, but again, kung babalikan natin yung 2.8. Ang education, bachelor's degree, ang requirement, nasa level 6 po yan. Tandaan natin, we are just determining muna the baseline. Kapag training, wala pong nire-require na training, kaya level 1 siya under the training category. Wala rin nire-require na experience, kaya nasa level 1 din po siya. Alright? So again, ang meron lang na level ay level 6. So under the education, level 6 po siya, and under the training ay nasa level 1 po siya. Okay? At ang kanya namang experience ay level 1 din dahil wala namang nire-require. Now, after determining the baseline level, dito na tayo, after determining the baseline level, the HRMPSB shall compute for the increments of the applicant's actual qualifications based on the submitted documentary requirements. Tinignan lang muna natin yung QS at nalaman natin na based sa QS, level 6 ang baseline ng education, level 1 ang baseline ng training, and level 1 naman sa experience. Okay, tingnan natin yung illustrative example niya ulit. Base sa kanyang computation, ang qualification ni applicant, no, ay meron po siyang 18 units for a master's degree in education. So kung babalikan ulit natin yung ating table 2.8, graduate siya ng secondary education at meron siyang 18 units. Pagkukumpitin po natin yung bachelor's degree plus 18 units ng master's degree, papasok po yung aplikante sa level 11. Okay? So, paano malalaman yung increment? Isusubtract lang po natin yung kanyang 12 qualification na nasa level 11 doon sa baseline na 6. Kaya ang increment po niya ay 11 minus 6. Sa education, meron po siyang 5 increments. Alright? Maliwanag po ito. Kasi 5 increments. 5 increments. Mga kapitek, dito magiging disadvantage kapag ang aplikante walang master's degree or wala siyang units. Kasi hindi siya makakukuha ng points base sa computation natin mamaya. Tingnan natin yung susunod naman. Under the training, meron daw siyang 32 hours. 32 hours ang completed training niya ni teacher applicant. At nung kukumpitin po natin ang 32 hours, nandun po siya sa level number 4. Okay? Nasa level 4 po siya. Okay? Pag level 4 at ang increment ay level 1, okay? Dito sa example, mga kapitek, ha, meron po siyang ano. Okay? The cumulative hours of the relevant training which are acquired with last 3 years shall be considered for the counting of the increments. And in the case of the applicant A, 24 hours of relevant training on L&D curriculum
Okay, using table 2.5, the corresponding level of applicants training qualification is at level 4. The number of increments for teacher A training qualification shall be computed by subtracting the QS from the applicant's score. So 4 minus 1 ay 3 siya. Dito mga kapitek, there's something wrong with the ano ha, pero dapat 3 lang siya kasi 4 minus 1. Okay? So ang increment niya ay 3 increments lang. And then yung applicant niya, yung points po niya for the experience, non-required pa rin, non-required. Pero dito dahil siya ay meron ng ilan? Ilang years niya? 4 years and 3 months. Nung kukumpitin natin yung 4 years and 3 months, mga kapitek, nasa level 9 po siya. Level 9 minus 1 dahil wala namang required, kaya 8 increment siya dito. All in all, mga kapitek, sa education niya, meron po siyang increments na 5. Sa training, meron siyang increment na 3. At sa experience, meron siyang increment na 8. Babalikan natin yung kanyang point system. Ibig sabihin, from the increment level sa kanyang education, si applicant A ay magkakaroon ng 4 points. Kasi yung 4 to 5 increments ay nandoon lang po sa 4 points out of 10. Yung training naman niya ay 2 to 4. Based on the table, 4 points kasi hindi po siya 4 points. Kanina kapitek, no? At titignan lang natin dito. Based on the given example, ay meron po siyang 4 points din. Ang kanyang education naman or ang kanyang experience naman ay meron po siyang increment na 8. At base sa increment table, ang 8 to 9 increment ay meron po siyang 8 points. Okay? So, meaning, meron kang 4, meron kang 4, at saka meron kang 8 points. All in all, sa computation ni applicant na A, meron po siyang 4, 4, and 8, a total of 16 points in total that would be added doon sa kanyang mga scores, no, na nakita na po natin base sa let rating niya at saka yung kanyang interview or reflection and doon sa kanyang demonstration. Alright? Yan lang po mga kapitek yung binabanggit natin dito na the process on how you do it, no, for the hiring guidelines. Meron kang increment table na sinusundan that would give the baseline and the actual performance. So whatever the difference between the baseline and the actual performance, yun po yung makikarry over na increment value na magbibigay doon sa point system po niya. Alright? Yan. Medyo masalimuot na discussion na, no, mga kapitek. But at least you have now a better grasp kung paano ang gagawin po dito later on. And paano nga ba binibigyan ng point system ang ating mga aplikante. Sa iba pa pong mga mga kapitek, sa iba pang mga, how do you call that? Sa iba pang mga criteria, iba din naman yung increment table na ibinibigay po sa atin. Okay? Iba din yung increment value na nakikita po natin. Mm-hmm. Sige. Ganon din naman ito sa ating let rating. Meron siyang computation. Yung kanyang let rating ay may sarili pong computation ng point system, but again, binibigyan pa rin po ng maximum na 10 points. In the classroom observation, very crucial din po ito, no? Dahil after the observation ay meron ding mga TRF na gagawin or teacher reflection form that will form part of the 25 points ng ating mga aplikante. Alright? So hanggang dyan lang po muna tayo mga kapitek. Please take note of the different terms that we have mentioned and hoping na nakapagbigay ulit tayo sa inyo ng kahit pa paano ay mga bits of information na may kinalaman po sa ating DepEd Order number 7 series of 2023. Kung may mga katanungan po kayo mga kapitek, ay mag-message lang po kayo sa ating comment section. At atin pong sasagutin, kung kaya pong masagot, ay ito try po natin na bigyan ng justification po lahat
kung kakayanin po ng ating team. Maraming maraming salamat mga kapitek, and please don't forget to subscribe. Please check all the other videos of the channel para nang sa ganon ay updated po kayo sa lahat po ng mga videos ni Pitek. Maraming salamat and magandang araw!